So, good afternoon guys. Nandito tayo sa club owner na si Sir Manny Zamora, owner ng ARPCI. Isa sa pinakamalaking club dito sa Pilipinas. So, isa sa pinakamalaking club. Ilan po ba yung ano dito? Para kasing ang daming ano to, ang daming ibon na nagsasakay dito. So, Sir Manny, pag-usapan natin tungkol sa club muna kasi maraming mga newbie fancier dyan na hindi pa alam. Lagi rin nagtatanong sa akin, ano ba yung mga kailangan gawin? Ano ba yung kailangan na bayaran o ganito-ganito para makapasok sa club? So, si Sir Manny Zamora, ang owner at president ng ARPCI. At napakaraming player dito. So, nakikita ko laging po siya. Napakaganda ng mga palaro. Maraming kayong pwedeng laruan. So, tanongin natin si Sir Manny kung paano sumali sa ARPCI. So, ganito po yan. Doon sa mga start-up player natin, doon sa mga nag-uumpisa, alam ko ngayon, madami kasi booming ang industry natin. Siguro, based on personal study ko, kasi pinag-aaralan ko yan, siguro nag-increase tayo ng way back tayo mga 2 years from now, mga 40% ang itinaas ng increase ng number ng puncher natin. Yung ibang nagmamanok, nag-shift. So, dun sa start-up player, wala naman mabigat na requirements. Ang kailangan lang naman yan, masukatan ka ng club. Pag masukatan, ibig sabihin punong sukat, maraming terminology yan. Yung sukat, pitek, o pagkuha ng coordinates. Ibig sabihin, yung club representative pupunta sa loft mo, loft o yung kulungan mo. Kasi sa kulungan, sa kalapati, ang tawag dyan loft. Kung pupunta doon, kukuha na niya ng sukat, coordinates. So, pag nakuha ng coordinates, ilalagay yan sa system, sa ipoprogram. So, dun pa lang, pwede ka na mag-start mag-race. So, sa mag-start naman ng race, wala namang standard requirements kung ano yung size ng kulungan mo. Kasi ako dati, nag-umpisa ako mag-race. Sa ano lang ako yung 2x2 na kulungan ng ibon, dun ako nag-start. Hanggang sa unti-unti, in-improve, lumaki kasi na-accept ko yung challenge. Masarap mag-ibon, lalo na doon sa mga baguhan. Kaya lang, kung ako sa inyo, mag-umpisa tayo ng tama. Kasi kami, nag-umpisa kami sa mali. Kasi noong panahon namin, mali-mali na yun. Walang nagtuturo sa amin. Maramot. Guys, maramot. So, mamaya, ito yung Sir Manny, hindi ito maramot na magbigay ito. Alamin natin yung mga sistema niya. So, lagi ko siyang pinapanood. O yung mga sistema niya, alamin natin, tuturo ni Sir Manny yan. Nung bago pa lang ako, bago kami makakuha ng knowledge sa mga matatandang panshir, kailangan namin lasingin yan, painumin, para mapakanta namin ang sikreto nila. Dahil kasi noon, nung mga, pero hindi naman kami ganun katanda. Way back siguro mga 2016, 2017, akakaunti pa lang, hindi ganun karami ang nag-iibon. Plus, yung mga kilalang senior panshir, masyado silang masikreto sa sistema nila. Siyempre, karera yan eh, competition yan eh. So, nahirapan talaga kami. As newbie, unlike ngayon, marami ka nang mababasa. Ako, marami akong senior sa mga nag-vlog sa akin, Sir Tommy Rivera, si Dan Diapo, at yung iba pang mga panjir na nag-share ngayon. Napakasulat ka yung mga panjir. Plus noon, napakadamot nito mag-share ng ibon. Maniwala ka ba, nung nag-start ako, ang pangalan ko sa line ko, Kukani. Kukani kanino galing? Ayun pala yun. Ay, bagong din yan. Kukani. Talagang yun yung line ko kasi binili ko yan sa taga-Bulacan, taga-Quezon City, taga-Teresa, iba-iba. Nako, naloko po ako. Tanay pa lang, nawawala na yung ibon. Ang binili ko doon, 2,500, 3,000. Basta yun lang yung average na binibili ko ron, 2,500, 3,000, 1,000, 1,500. Hindi ko nililis sa bloodline. Wala ko pakialam sa bloodline. Basta ibon. Tapos, breed. Nung nabdamdaman ko na nasasaktan ako, in terms of expense, tapos yung mga ibong ko, nawawala agad, na-accept ko yung challenge na mag-improve. Kaya doon sa mga newbie, ngayon pa lang, bumili na kayo ng maayos na ibon, mag-umpisa kayo ng tama. Kasi pag bumili kayo ng pangit na ibon, sa hindi sila lang na hula-hoop ang dahil, bibenta nyo rin yan, tapos malulugi kayo. Yung nabili nyo isang ibon, hindi nyo mabibenta kahit 200. So, mag-umpisa kayo ng tama.
Marami naman dyan, mga big time punchers. Kahit ang mga PHA player, makakabili kayo ng mura. So, yun yung pinakatama. Mag-start kayo sa tamang linyada. Yeah. Sir Manny, oh, balik tayo dun sa una nating ano. Kailan nyo naisipan itong magtayo ng club? Kasi naglalaro na kayo, di ba, bago kayo magtayo ng club. So, kailan nyo naisipan itayo itong club? O, ano ba yung motivation nyo para itayo itong club na ito? 2016 ako nag-start mag-race. So, 2018, nag-start na yung winnings natin. Tapos itong during pandemic, 2020, malungkot lahat eh. Walang club na naglalakas loob maglipad. So, ito kami nag-start. Actually, tatlo kami may-ari nitong club. So, nag-usap kami. Napakasimple yung usapan lang. Inuman, kwentuhan, hanggang sa nabuo. Tinayo namin itong ARPCI. At saka, kaya ko tinayo ang ARPCI para magkaroon ng bagong mukha ang pag-iibon. Yun talaga yung naging challenge ko. Kasi, balikan namin, naglalaro ako, player ako. Siyempre, hindi naman ako demanding. Marami akong hinahanap dun sa nilalaro ko na hindi nila naibibigay sa amin as a player. Una-una yung update, tamang pagbibigay ng premyo, training, lalo na pag-derby. Walang nagpapatraining ng derby na class, maniwala kayo. Pero ngayon, marami nang nagpapatraining na club. Kasi noon, pag derby na, andyan yung laban eh, competition eh. Wala ka sa buhay mo. Kasi magkakalaban na tayo eh. So, ito naman yung naging principle ng club. Mas gawin natin competitive, mas gawin natin pagandahin natin ang laban. So, luckily naman, yung unang lipad namin, 2020 at 2021, South, unang lipad namin ng South. Ay, hindi sa pagyayabang, kami yung pinakamaraming napauwi ng Tacloban. Mga ilan pa? Marami yan eh. Kasi pagka Tacloban, bilang na lang sa kamay ang gali niyang uwi. Minsan, dalawa at tatlo. Kami, marami kami na 19. Hindi lang ako sure sa number, parang around 60 or 80. Kaya naging galing yung mga tao. Kasi, from the start, nalaman ko na may problema sa handling. So, yung problema ko namin ng handling sa ibon. So, and then, the rest is history na. So, dumating yung mga sumunod pa namin palaro. Yung next challenge namin at a club ko, no? Operator, yung lipad namin ng summer, Bulalakaw. Kasi nakakarera ako ng Bulalakaw dati dito sa amin, sa Rizal eh. Ang pauwi nun, pinakamarami na, tatlo, apat. So, yung kami, masyado kong ano, kasi yun yung alam ko eh. Pero nung kami maglipad, parang 100 plus ang napauwi namin ng Bulalakaw, plus ang speed namin 1-1 pataas. So again, through that, na-discover ko na gandahan lang natin ng handling sa ibon, makakapagpauwi tayo na maayos. After Bulalakaw, sinundan ko pa yun ng Katiklan. Palipad ako ng Katiklan, invitational race. Sabi ko sa Katiklan, sige, mabigat na yung challenge na yan, 600 ang minimum speed. Kung walang magkaklak ng 600, magkataan yung 500. Pero 1-1 po ang speed, ng top speed namin nun, tapos ang dami namin na power. So sabi ko, so yun na, doon ko na-discover na proper handling lang, tamang pag-aalaga sa ibon sa track, kahit ilang araw yan nandyan, kaya naman mag-power. So, abilis guys, abilis yung dami ng tao. Pero yung 2023 pa lang ay, tapos ganun maraming ibon. May 5,000 per show. Ito din maganda yung pag-handle nila sa mga tao tsaka pag-handle nila sa mga ibon. So, maraming umuwi, maganda yung pauwi nila. Maraming maiinganyo na fancier na alam nila na naiingatan yung mga ibon. So, Sir Manny, ito naman tatanong ko sa inyo. Pagdating naman sa mga, meron din kasi akong club dati, tinigil ko dahil nagka-pandemic. So kasi, ang lagi ko sinasabi, guys, kung gusto nyo magtayo ng club, madali lang naman. Kung ganyang kahaba yung pasensya nyo, pag nagtayo ka ng club, dapat ganyang kahaba, habaan nyo pa. So ang daming mga pasaway na mga player. So, yung mga pasaway na player, Sir Manny, paano nyo na-handle ito mga ganito? So, ano ba yung mga ano? What's up, mga kaibon? Please like,
share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell down below para ma-notify kayo sa mga bagong videos namin!